Tapos na po yung laban ni Adrian Broner versus Attorney Bill Hutchinson at 100 to 90 yung score ko. At yung score ng mga judges, parang gano'n na rin. Merong yung sa last round, merong nagbigay ng 99 to 91, parang binigay nila yung last round. Pero it was a total domination, not on the same level as expected. Pero hindi yan yung highlight. Si Guillermo Rigondo rin po, lumaban po sa same card. Sabi ko sa inyo kung anong resulta niyan. At loko-loko talaga to si, ano, loko-loko itong si, Adrian Broner, the problem talaga. Biro yung ba naman, ito yung sinabi niya kay Oscar De La Hoya at kay Rolly Romero. Powercast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Diyos ko po! Natapos din sa wakas, simula pa lang ng first round, alam mo na na ano, yung kalaban niya kasi may katwiran pero walang lakas. And from first round to the 10th round, bugbog sarado lang po yung Bill Hutchinson. That is why there's level to this game. And Bill Hutchinson, his heart is there, but it's not on the same level as the problem child, or the problem child, the problem. So unanimous decision at binugbog niya po, in short, no? At panalo rin po si Guillermo Rigondo, round number 7, one punch. At comeback din yun Guillermo Rigondo. At yan ang kalaban niya, 12-0, no? Pero 35 years old. Anyway, ito pong laban ni Adrian Broner, very interesting yung post fight. Bakit? Pagkatapos, is this what you expected? Is this what you need? Kasi sabi nila kailangan daw magpapawis kasi may kalawang, sabi niya. This is not what I want or need right now, but what I want is some pussy. P-U-S-S-Y. Yun yung sinabi niya. Sus, grabe. P-U-S-S-Y. Puss. Yan. Tapos, tinanong siya sinong gusto niya makalaban. Sabi niya si Romero. Si Rolly Romero, retardo tawag niya. Grabe. Tapos, doon din po, in-interview po din si Don King, siya ang bagong promoter. Sabi niya si Oscar De La Hoya daw nag-send ng mensahe para mag-usap sila, parang Ryan Garcia yata. Sabi niya, Broner, dalhin daw yung fishnet, may fishnet daw to lang niya mga asar. Lakas mga asar! Anyway, kahit sino daw kakalabanin, at ang gustong belt ni Broner ay yung WBC belt. Anyway, expected po yan, ano? Pero ito yung totoo, I don't think Broner is the same. Medyo mabagal, I mean, outclass talaga niya yung kalaban niya. Pero paglalaban siya sa level na matataas, parang kulang. Yun lang. Pero loko-loko talaga. Anyway, ano masasabi niyo? Kaya niya ba si Ryan Garcia? Gusto niya pa niya pala kalabanin si yung winner daw ng Josh Taylor tsaka Chofimo Lopez. Pila ka muna, Broner. Pero yung ano mo, trash talking game mo, andun pa rin. Salamat at yan po yung nangyari sa laban. Ano sa tingin niyo next kay Adrian Broner?